tayo po ay magsiupo at makinig sa pangaral. Ayors, at iba pa mga taong pamahalaan, mga kapatid ko sa panalang pagkaparit, kasama sa pag-iikot sa simbahan, mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoon, kababayan, at kapwa mga Bilmanians. Alam ninyo, no? Ako'y seminarista pa, sumisikat yung mga young actresses kasama nga si Vilma Santos. No? Pero kami may mas direct contact doon sa kanyang kaibigan na katunggali, yung Nora Olon. Kasi yung si Nora Olon ay tila high school noon. Kami nagtutunan ng katikisa doon sa Central Scholar sa Paranaque. Ay kapag naging huli si Nora Olon sa pagdating sa katikisin, ay pinapakanta na lang namin. Hindi na si Ate B, nung naging malapit ako sa kanya, malapit ko siya sa akin, ito nang dumating ako sa Batangas. Pero I saw her career from afar, no? Na nag-improve. No? Pero gusto ko nga yung malaman natin lahat na ngayon ay kapistahan ni San Martin de Porres. Palagay ko nung bata pa si Ate B, nung si Isina Martina, no? Ay hindi naman pwede maitip si San Martin, maputi naman si Ate. Pero si San Martin may similarity. Si San Martin isang simple na tao. Actually, one siya parang half. I think noong kami mga bata, no ako'y seminarista pa noon, at sina Ate B ay unti-unti lang na sumisikat. She came from very ordinary circumstances, no. I think most of us are like that, no. Very ordinary circumstances. Pero kung magre-reflect si Ate B tungkol sa kanyang buhay, and I do think she does, no? Especially in prayer. Ganyan tayo pag nagdadasal, eh. Harap natin ang Diyos at nakikita natin ating sarili. How come I became like this, no? Bet ako nagkaganito. Bakit ako binigyan ng mga responsibility ganito? No? These are things na dahil sapagkat we made it so. Hindi sa atin. Kung tayo lamang, eh. I don't think na gumawa tayo ng script how our life will become. At siguro kung gumawa tayo, masyadong limited ang ating ma-accomplish. Pero somehow, someone up there, no, had determined na binigyan niya tayo ng buhay and He will make us what He wants us to be. Ang kailangan lamang ay mag-cooperate tayo. And usually, we do cooperate whether we know it or not. No? And I guess Ate B is such, no? Hindi niya ma-imagine na marami ang nagmamahal sa kanya at marami nagagawa niya ng mabuti, no? In many ways, I'm sure na katulad ng bawat isa sa atin, she will feel helpless that she would like to do more, pero impossible yan sa isang tao, no? Pero kaya nga, we depend on someone who gives us more power than we really have, no? That we really deserve, no? Ganyan ang tao. Kaya tayo nagse-celebrate ang birthday, no? In the first place, doon tayo isilang, hindi naman tayo tinanong kung gusto natin maging tao, eh. Kung gusto natin isilang at that moment, eh. Pero we were born at the right time, at the right place, no? With the right persons, no? And I think we should acknowledge that. Kapag hindi tayo naniwala na talagang dyan sa tamang oras at tamang mga circumstances, at tamang mga kasamahan tayo sinilang, we will not be able to be happy. Na? We cannot be happy. Kapag na-realize natin na tayo, we are there for a reason that someone has said, no? Mga nag-birthday din ngayon. No? Tayo nilikha ng Diyos to be like Him. Alam niyo ang Diyos, nung nilikha, when He created you and me, wala naman tayo may dadagdag sa Kanya. Diyos na siya, eh. Pero why did He create us? So that He can give Himself to us. No? Ngayon, kung sinabing nilikha na tayo, mga tao, na kawangis niya, we are meant to be people who give ourselves to others. Who make ourselves, we are there precisely because kung wala tayo dyan, may kakulangan sa ibang tao. We need to be there so that
people will experience God's concern or God's solicitude through us, no? In different ways, no? Kaya nga, yung we have to allow ourselves to be guided by the hand of God. And that's why we pause for a moment every time na magkakaroon tayong special occasions like yung birthdays, no? To thank God for what has been. And to pray to God that He will continue to accompany us in the days to come. Hindi ko alam kung anong may bibigay kong pa-birthday kay Ate B. Kasapagat, I think, si Senator Recto is a very good provider, no? Kaya she has everything, no? Ngayon, no? Kaya ho, ang dinala ho namin na itong Blessed Mother, yung kanyang, yung image na yan, siguro, hindi ko naman binili yan, no? Binigay din yan sa akin, no? And ang nagbigay, ay nagbigay ng pangmaligay. Gusto ko ibigay kay Governor. Bakit ho? Hindi sa kind of material that is, but yung what she lived for. Isa siyang very simple woman of Nazareth, no? Pero chosen by God. And because she cooperated with God completely, she loved everyone that God loves, no? And she, talagang she's loved by those who will know her. Those who do not know her yet has to know her to find out how it is to live talagang fulfilled, no? Because we are always attuned to God's plan, no? Kaya ang wish ko kay Governor ay she will always be close to her. Kaya yung sana pag gumigising lagi everyday si Governor ay siyang makita and we know who accompanies her at malaman din na ang life natin ay dapat katulad sa kanya, especially a mother like Governor. Hindi lang mother ni Rian at saka ng mga anak niya, kundi maraming mga, ang tawag nga sa inyo, Governor, ay ina ng lalawigan. And that is a great task, no? And to be a mother, however, alam niyo, mother is one who doesn't claim na she can do everything. Ang kailangan lang she be a mother. Ang kailangan lang she knows how to love, no? And you know, when we know how to love, and since God is love, we will realize that we can do much more than we can imagine. So, Governor, happy birthday. And I hope that the Blessed Mother will keep you inspired, no? To continue what you're doing. Imperfect tayo, totoo yan. Lagi sinasabi ni Governor, kung wala kayo, wala tayo, wala din siya, no? And that's true. Pero we need somebody who can guide us, inspire us, urge us on, no? And that somebody has to be strong. And I think she is strong, Governor is strong. And ang strength yan, kung talagang we need strength, and we can count on obtaining that strength, we need to be with God. So may our Blessed Mother help you and inspire you to be like her, always close to God, and doing a lot of good things to people everywhere. Dadako po tayo sa kaliwang pamunahing bahagi ng ating pagdiriwang.